Mahilig ba kayo sa longganisa? Pero hindi natin alam kung gaano ka-healthy o gaano ka-safe ang nabibili nating longganisa sa labas. Kaya gumawa na lang tayo ng sarili nating longganisa. Ito po ay Garlicky Longganisa. Hi, I'm Dance and this is my channel. Ito po ay 1.3 kilograms na ground pork, 100 grams dito ang lean meat at 300 grams ang fats na ating idinagdag po dito. Idadagdag lang natin dito ang ating mga sangkap na kailangan dito sa ating longganisa recipe at narito po ang listahan ng ating mga sangkap dito. Naglagay po ako dito ng seasoning granules, pero kung hindi kayo gumagamit nito ay pwede naman wala na lang. Kung gusto nyo po pang tumagal ang shelf life ng ating longganisa, maglalagay po tayo ng 1 teaspoon na curing salt at huwag kalimutan magbawas ng ating rock salt dito. Ngayon na naidagdag na natin lahat ang ating mga ingredients dito sa ating ground meat, ay haluin naman natin ng maigi ang ating ground meat para mag-well combine po lahat ang ating mga sangkap dito. Gayahin nyo na lang po kung paano ko po hinahalo ang ating ground meat po dito para mas lalong manuot ang ating mga idinagdag na mga sangkap dito. At habang hinahalo po natin ang ating ground meat dito, ay special shout out kay Elsie Ferrer ng Pangasinan at saka kay Juicy Mangila ng Italy. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. Ayan, mukhang nahalo na ng maigi ang ating mga sangkap dito. Ito ngayon ay ilalagay natin sa ating chiller sa refrigerator at ipaparest po natin ito ng mga 2 oras po bago po natin ito ilagay sa ating mga casing. Bumili lang po ako ng edible collagen casing online at ito po ay size 24 mm at 14 meters. Kumuha lang po ako dito ng mga 1/3 dito at inilublob ko muna sa tubig para mas madali ipasok sa ating stuffer mamaya. Ayan, ipapasok na natin sa ating stuffer ang ating collagen casing at hanggang po sa magkasya lang po kung ano ang magkasya dito sa ating dulo ng ating stuffer at pagkatapos po ay puputulin na lang po natin ito. Ibubuo lang po natin ang dulo ng ating casing para hindi po lumabas ang ating mixture kapag ating inilagay na po dito. Ngayon na po ay maglalagay na po tayo ng ating mixture, ground meat mixture dito sa ating longganisa stuffer. Ito pong stuffer ay nabibili lang po ito online at napakamura lang po ito. Pero kung meron po kayong grinder na mas mano-mano o kaya electric grinder ay mas mabilis po maglagay ng ating longganisa sa ating mga casing. Dahan-dahan po natin i-push ang ating mixture at alalayan lang po natin ang dulo ng ating casing para hindi po magtuloy-tuloy o hindi magkaroon ng mga air pockets ang ating longganisa dito. Ituloy-tuloy lang po natin hanggang sa maubos po ang laman ng ating mixture dito sa ating stuffer.
ngayon ay gagamit tayo ng kitchen twine o ganitong klaseng pangtali ang ating gagamitin dito sa ating longganisa. At una sa lahat ay tatalian muna natin ang dulo bago po natin hati-hatiin ang ating longganisa po dito. Nasa sa inyo po kung paano nyo po itatali ang ating mga longganisa dito at kung kaano kahaba ang ating longganisa na gusto nyo po. Meron mga maraming mga paraan para magtali dito, pero para sa akin kung ano ang mas komportable para sa inyo kung paano nyo po itali ay yun na rin po ang gamitin nyo po. Pwede rin naman isa-isahin na lang ang ating pagtali, putol-putuli na lang natin ang ating pangtali at isa-isahin na lang natin ang ating pagtali kung hindi pa po kayo sanay sa mga mabilisang pagtatali dito. Siguruduhin nyo lang po na walang mga air pockets na makikita dito sa ating longganisa at kung meron man ay kailangan tusukin natin ng toothpick para lumabas po ang hangin at walang mga buhaghag na parte ng ating longganisa kapag ito po ay ating iniluluto na. Ayan, di ba napakaraming longganisa ang ating nagawa dito sa ating ginawang 1.3 kilograms na ground meat at napakarami pa at malalaking longganisa ang ating nagawa dito. Ito po ay garlicky dahil maraming garlic po ang ating inilagay po dito at certified rapsa po talaga itong ating ginawang longganisa dito.